ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, hindi lang mga gadgets, computers at ilang gamit na pang-torture ang nadiskubre sa pinasok na Pogo compound sa Porac, Pampanga. Nasamsam din ang ilang sachet ng illegal na droga, mga alahas at cash sa compound na pag-aari ng Lucky South 99. Live mula sa Porac, Pampanga na Papatrol, Gracie Rutao. Gracie, sa ngayon gaano karaming gadgets, droga at cash ang narecover? Alvin, hindi bababa sa 200 computer desktop units, mga cellphone na di pa manggamit ang nakumpiska at bumungad sa mga otoridad, habang nasamsam din ang 10 sachet ng hinihinalang shabu sa loob ng Lucky South 99 compound. Sa ikatlong araw ng paggalugad sa mga gusali sa loob ng Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga, muling tumambad ang napakaraming electronic gadgets. Konektado ang gusali sa mga pinasok na grocery, clinic at salon nitong Sabado. Sa workstation, na-recover ang manuals at scripts na nasa Chinese characters. Kapansin-pansin magulo ang lugar. Nagkalat ang mga gamit, may mga iniwang pinagkainan na umano'y indikasyong mabilis na umalis ang mga umuukupa nito. Bago ito, nakumpiska din nitong Sabado ang daang-daang computer units, laptops, cellphones at gadgets. May nasamsam ding 600,000 pesos na cash, 10 sachets ng hinihinalang shabu at mga alahas sa iba pang gusali. Umabot pa lang sa 7 mula sa higit 40 gusali sa Pogo compound ang napapasok ng CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Yesterday, natapos natin yung 7 buildings. I mean, the total of searched buildings is 7. So ngayon, meron tayong ongoing na 5. Samantala, kinumpirma naman ng PAOC na isang pugante sa China na may kasong crime of violence ang lalaking naaktuhang malapit sa Pogo compound na siya rin hinihinalang taga-torture ng mga nasa Pogo Hawk. Pan-investigation ng pinadala natin sa foreign counterparts natin, siya po ang fugitive from China at nung in-examine natin yung kanyang cellphone, maraming videos ng mga patay sa kanyang cellphone. Dahil dito, aabot na sa 160 ang mga nailigtas na mga dayuhan at ilang Pinoy mula sa Porac Pogo Hub mula nitong June 7. Matatandang kabilang din dito ang isang dayuhan na naaktuhan sa Pogo Hub na tagtad ng pasa sa katawan na bakas ng dinanas na torture. Alvin, PAOC konektado itong raid na ito sa Pampanga, sa iba pang ni-raid na Pogo Hub, sa Bamban at sa Fontana. Malaking grupo umano ang nasa likod ng operasyon sa Bamban, pero iilan lang ang nahuli dahil umano may leak. Hindi lang sila dito sa Region 3, kundi nasa south of Metro Manila na rin ang nasabing grupo. Alvin? Gracie, dalawang tanong. Isang pagsaka na lang, baka maputol. Ano? Una, paliwanag mo nga bakit ganun katagal. Friday pa yan, hindi ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos suyurin ang lahat ng building. At pangalawa, napangalanan na ba? Di ba sabi, surprise, surprise, may malaking taong involved dito. Sino yon? Unang-una, Alvin, hindi pa rin pinapangalanan kung sino nga yung nasa likod ng operasyon na konektado rin sa iba pang Pogo Hubs. Ngayon, dun naman sa tanong mo kung bakit napakatagal nitong proseso ng paghahalughog, napakaraming kwarto sa napakaraming gusali. Nasa 46 ang building sa loob ng halos 10 hectares na land ang buong compound na ito na ginagalugad ng mga otoridad. So mga hanggang kailan daw bago maubos yung 10 hektaryong lugar na yan, ilang araw ang kailangan ng mga otoridad para maisa-isa yan? Mula nang umpisahan nila itong pagsaserve ng search warrant noong Friday, nasa target nila ay 9 to 10 days bago matapos ang buong pagsaserve sa buong compound na ito. Maraming salamat, Gracie Rutao.
Umapela ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na huwag pagbuntunan ng galit ang mga lehitimong offshore gaming operators o POGO dahil nagbabayad umano ang mga ito ng buwis sa gobyerno at nakapagbibigay ng trabaho sa maraming tao. Sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na hindi POGO kung hindi mga sindikatong sangkot sa cybercrimes ang tunay na banta sa seguridad ng bansa. Aniya, 5 bilyong piso ang kinita ng PAGCOR mula sa mga internet gaming licensees noong 2023 habang ang mga scammers at hackers ay patagong nag-ooperate at pinaghahanap ng gobyerno. Nakikipag-ugnayan na ang PAGCOR sa mga otoridad para lansagin ang mga sindikato. Samantala, pinasok ng mga otoridad ang isang spa sa Pasay City dahil sa sumbong na hindi lang basta masahe ang alok nito, kundi may ekstrang illegal service. 5 ang nasagip habang 1 ang arestado. Nagpapatrol, Paige Javier. Naaktuhan ng mga operatiba ng Pasay Police at lokal na opisyal ang nakahubad na police asset at nakahubad ding babaeng masahista. Ito'y matapos nilang lusubin ang spa sa FB Harrison Street Sabado ng gabi. Ilang buwan nilang minamanmanan ang spa dahil sa impormasyong may illegal aktibidad doon. Meron tayong pinapasok na nagpanggap bilang isang customer. Isa ito na na-discover namin na meron silang inu-offer na extra services sa kanilang mga customer. Nasagip ang 3 babae at 2 lalaking edad mula 21 hanggang 31 anos. Wala naman ang manager ng spa nang isagawang operasyon. Wala ring maipakita ang business permit ang spa. Depends on a receptionist. Alam ko po kasi meron po ma'am kasi nilalakad po yun ma'am eh. Nakadisplay po, naglaglagan po kasi ito, magkakasama po yan sila eh. Pero siyempre dapat nandiyan para yung laglag. Isinasailalim na ang mga na-rescue sa counseling ng Social Welfare Department. Umpisa na kami actually ng aming counseling doon sa taas para makalma naman sila. So far yung babae na yun ang medyo towards yung kanyang feeling. Ipinasara ng Pasay LGU ang spa habang patuloy ang investigasyon. Talaga pong meron kaming inspection team na umiikot sa lungsod ng Pasay para makita namin kung mga legal ba ang nangyayari dito sa lungsod at siyempre legal din ang mga documentations. Pinaghahanap ng Pasay PNP ang may-ari ng spa. Mahaharap ang receptionist at may-ari sa reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Paige Javier, ABS-CBN News. Wala nang atrasan ang grupong manibela sa ikinasan nitong transport strike simula bukas. Kaugnay pa rin ito sa nakaambang panghuhuli ng LTFRB sa mga unconsolidated jeepneys. Nagpapatrol, Andrea Taguines. Ilang beses nang na-stroke noon ang tsuper na si Berlindo, pero sinikap niyang magpagaling para maipagpatuloy ang pamamasada at masustentuhan ang pamilya. Ngayon, kahit kabadong mahuli, sasama siya sa kilos protesta ng grupong manibela. Para makita nila na marami kumintutol. Yung pasahod nilang ganun sa co-op, parang hindi magkasya dun sa bayaran ng bahay, tubig. Magkasya ba yung minimum? Hindi kami mabubuhay nun. Simula Martes, June 11, huhulihin na ng LTFRB kaisa ang LTO, MMDA at PNP ang mga unconsolidated o colorum jeepneys. Ayon kay LTFRB Chairperson Chofilo Guadis III, sisimulan nila ang operasyon sa 3 lugar sa Metro Manila. After finding out na you don't have the papers is to request the passengers tumaba sila and then yung sasakyan dadalhin ka agad yan sa LTO, Central Office, and then impound muna doon. After 2 weeks, dadalhin yan sa Tarlac, where the penalty there would be 50,000 pesos for the operator, and then para sa driver, it's 1 year suspension of his driver's license. Siniguro rin ni Guadis na hindi magdudulot ng trapiko ang kanilang gagawing panghuhuli. Lightning strike
policy na you stay only in certain area for 30 minutes, you apprehend one jeep, lipat ka na naman. Hindi naman nagpatinag ang manibela at itutuloy ang protesta. Siyempre, hindi naman tayo papayag na basta huhulihin lang tayo. Una, hindi ito dumaan sa due process, Mama Andrea, at labag ito sa ating konstitusyon. Sabi pa ni Valbuena, pahirap ang plano ng LTFRB sa mga commuter, lalo ngayong tag-ulan. Ito rin ang pangamba ng estudyanteng si Sofia. Parang dalawang beses ata na wala silang biyahe. As in, tricycle lang po talaga. No choice po talaga. Handa naman ang LTFRB na magbigay ng karagdagang special permits kung kukulangin ang mga sasakyan sa ilang ruta. Babala rin ni Guadis, huwag tangkilikin ang mga kolorum. Pag may nangyaring disgrasya dyan, walang insurance yan, kawawa si pasahero. Patuloy pa rin inaaral ng LTFRB ang rekomendasyon ng ilang mambabatas na pagbigyang makabiyahe ng isang taon ang mga unconsolidated jeepney. Paliwanag ni Guadis, kailangan din nilang konsultahin dito ang mga transport cooperatives dahil baka maapektuhan rin ang kanilang negosyo. Andrea Tagines, ABS-CBN News. Pinagkaguluhan ng fans sina Kim Chu at Paolo Avellino sa kanilang pagdating sa Dubai para sa Kapamilya Kalayaan Caravan 2024. Nagdilian sa kilig ang Kim Pao fans nang lumabas na sa airport terminal ang Kapamilya Stars. May pasalubong pa ang fans sa mga bulaklak at mga tsokolate para kina Kim at Paolo. Excited na ang Kapamilya Stars na humarap sa libu-libong OFW sa Dubai para sa pagdiriwang ng 126th na Philippine Independence Day. Mapapanood ang Kim Pao kasama sina Jerome Ponce at Krisha Viaje ngayong June 9 sa Said Hall 1 Dubai World Trade Center. Hatid ito ng The Filipino Channel sa pakikipagtulungan ng Emirates Loves Philippines at Infinite Communities. Very happy dahil ang daming sumalubong sa amin mga kaibigan natin dito sa Dubai and super excited na kami for Sunday. Yes, sa mga kabayan, sa mga kapamilya nating OFW or immigrant dito sa Dubai and UAE, we just want to say thank you sir for your hard work. Kumbaga, ika nga nung isang kanta, araw-araw sipag lang. Kailangan nang magsumite ng mga bagong litrato ang mga kakandidato sa halalan 2025 na gagamitin sa kampanya. Kabilang ito sa mga bagong panuntunang ipatutupad ng komisyon sa susunod na eleksyon. Samantala, umarangkada na ang information drive para sa internet voting sa mga overseas Filipino workers mula South Korea. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Mahigit 50 OFW community leaders sa South Korea ang dumalo sa information drive para sa internet voting na inilunsad ng Commission on Elections at Department of Foreign Affairs sa Busan, South Korea. Meron pong tinatawag na pre-enrollment na kung saan mag-i-enroll yung ating OFW, kanyang device, ang kanyang biometrics, i-reconfirm yung kanyang registration upang kahit paano pag sa mismong boboto na sila doon sa 30 araw bago ang eleksyon natin sa Mayo 12. Target ng COMELEC ang 3 milyong bagong botante mula sa kasalukuyang 1 milyong registered voters. Noong 2022 elections, pinakamaraming bumoto ang OFW sa South Korea pero 2,900 lang ito nang kabuuang 4,517 registered voters dito. Ang challenge po, hindi lang po kasi dito sa Korea, kundi sa iba-iba pa hong mga bansa, ay una po to educate Filipinos po. So yung voter education both para sa registration po at para sa mismong pagboto, kailangan pong pag-igtingin po natin. May mga mungkahi naman ang ilang Filipino community leaders kaugnay ng registration at internet voting. After September 30, 2024, meron po bang mayroon pang hindi naka-register as overseas voter, possible po ba ma-extend? We should be wary of the hackers. But there are always precautions that can be done so we can avoid what the hackers might possibly be doing.
meron tayong tatlong kind ng authentication na ibibigay doon sa mismong botante. So ang importante dyan, hindi dapat sinashare yung mga password natin. At saka syempre, yung sa biometrics, pagka nagpa-picture na yung ating mga OFW o yung ating mga Filipinos abroad. Bukas naman ang COMELEC na palawigin hanggang Nobyembre ang pagpaparehistro ng OFWs. Sa Hulyo, maglalabas ng bagong panuntunan ng COMELEC para naman sa mga kakandidato batay sa Fair Elections Act. Kabilang dito ang pagsumite ng 10 bagong litrato ng bawat kandidato na siya lamang gagamitin sa campaign materials. Kasi gusto namin maiwasan ang misrepresentation. Kung ito po talaga kayo ngayon at maganda at gwapong-gwapo, hindi ba mas maganda na yan na ipapakita natin sa mga kababayan natin? Hindi yung mga 30 years ago o 40 years ago. Pag hindi po kayo tumatalikda o sumusunod sa patakaran ng COMELEC, iyan po ay magiging ground ng disqualification. Election offense po yan. Sa October 1 to 8 na ang paghahain ng kandidatura sa mga tatakbo sa halalan 2025. Kasama na rin sa ipag-uutos ng COMELEC sa mga kandidato ang pakikiisa sa environmental protection. Kasama na rito yung pag-uutos sa kanila na gumamit lang ng biodegradable materials sa kanila mga campaign materials. Gayun din yung pag-iwas na gumamit ng mga sound system na malalakas ang tunog sa kanilang pag-iikot o pangangampanya bilang konsiderasyon na rin sa mga senior citizens at mga bata na sensitibo sa maiingay na bagay. Sherian Torres, ABS-CBN News, Seoul, South Korea. Kinilala ang mga natatanging artista at pelikula sa 47th Gawad Urian Sabado ng gabi. Itinanghal na Best Picture ang Iti Mapukpukaw, Best Director naman si Dwayne Baltazar para sa Third World Romance. Best Actress ang kapamilya star na si Charlie Dizon para sa kanyang pagganap sa Third World Romance, habang Best Actor si Romnick Sarmenta para sa About Us But Not About Us. Panalo naman bilang Best Supporting Actress si Dolly De Leon at Best Supporting Actor si Ronnie Lazaro. Tumanggap naman ang natatanging Gawad Urian ang veteranang aktres na si Hilda Coronel. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Forever po akong grateful na nakatanggap dahil isa po ito sa pinakapangarap ko. Dati po kasi gustong-gusto ko lang makapasok ng industriyang to, pero hindi ko po alam paano and anong gagawin. Pero hindi ko rin po akalain na mamahalin ko yung pag-arte ng sobra, kaya... Natuklasan ng Bureau of Immigration na walang working permit, pero nagtatrabaho sa ilang restaurant at retail stores ang 37 Chinese na nasa kote sa loob ng isang exclusive village sa Parañaque City. Binubusisi na rin ng BI kung sino ang nag-sponsor sa kanila. Napapatrol, Robert Mano. Hindi na nakapalag ang 37 Chinese na ito na masakote ng Bureau of Immigration sa Parañaque City noong June 4. Inaresto sila sa kanilang pinagtatrabahuhan sa loob ng exclusive village dahil wala silang kaukulang dokumento. Yung iba nasa tindahan, commercial area kasi doon, nagtitinda, nagtatrabaho. Nang na-check natin, wala silang kaukulang papel or improper yung kanilang papel, immigration status nila, which is very violative doon sa immigration law natin. Kaya minabuti natin na mag-file tayo ng deportation case sa kanila at sila ay nandoon, tinurnover natin sa ating detention center sa Bicutan. Inaalam naman kung may mga nakabinbin silang kaso sa Pilipinas bago ipatapon pabalik ng China. Before implementing yung deportation, we need as well clearances sa ating NBI to ensure na wala silang kasong hinaharap sa iba. Nakipagpulong na rin ang Parañaque Police sa barangay at patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa naturang subdivision. Sa ngayon po ay kakaroon kami ng coordination with the multinational village, yung mga officers doon, para ma-account po natin kung ilang mga Chinese national po nandoon sa loob. Nagdagdag nga po kami ng deployment doon sa labas at sa loob ng multinational para ma-address po namin yung mga concern ng mga homeowners. Nakikipag-ugnayan na rin ang Parañaque PNP sa Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Robert Mano, ABS-CBN News. Pinal na ang petition for nullity of marriage ni Jody Santa Maria sa kanyang dating asawang si Pampi Lacson. Ipinost si Jody sa kanyang Instagram account na matapos ang 13 taon
Napawalang bisa na ng Korte Suprema ang kanilang kasal noong 2005. 2011 nang maghiwalay sila ni Pampi. Ayon kay Judy, pagsubok sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang buong proseso. Sa huli, idiniklara ni Judy na case closed na ang bahaging ito ng kanyang buhay. Iginiit ng pamahalaan na hindi kailangan mag-abiso o magpaalam ang Pilipinas sa China sa anumang gagawin nito sa West Philippine Sea. Iminungkahi naman ang isang eksperto na hilingin ang tulong ng Indonesia na pumagitna sa dialogo o negosasyon para maresolba ang alitan ng Pilipinas at China. Nagpapatrol, Michael Delizo. Patuloy ang deployment ng mga barko ng China sa mga bahura sa West Philippine Sea. Ayon kay Ray Powell ng South China Sea Monitor na Sea Light, nasa 26 ang mga Chinese maritime militia vessels sa Iroquois Reef o Rosul Reef pa lamang mula noong nakaraang linggo. Halos 4 beses ang dami nito ngayon kumpara noong Abril na 7 lang. 125 nautical miles lang ang distansya ng Rosul Reef sa Palawan mainland. Malapit din ito sa Recto Bank o Reed Bank na pinaniniwalaang mayaman sa oil at gas deposits. Hinimok ng mga eksperto ang pamahalaan na ibayong bantayan ang kilos ng China, lalo na talamak ang pagsira umano nila sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Yung pag-anchor nung lahat ng mga militia vessel na yon, nakakawasak ng coral yon. Pinakalagkad din nila yung coral sa ilalim, yung parang pinakararo yan. No? Nandun tayo, dapat sinicheck natin mayat maya. No? Otherwise, andito tayo, hula tayo ng hula. Samantala, pumalag ang pamahalaan sa pahayag ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na dapat mag-abiso muna ang Pilipinas kapag magpapadala ng pagkain o magsasagawa ng medical evacuation bago nila pahintulutan ito. Buwelta ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, walang obligasyon ang Pilipinas na magpaalam sa China na illegal namang nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipinaalala rin niya na walang jurisdiction ang China sa Ayungin Shoal na 105 nautical miles lang ang layo sa Palawan mainland. Para sa National Security Council, katawa-tawa, walang katuturan at hindi katanggap-tanggap ang pahayag ng China. Ayon kay Secretary Eduardo Anyo, hindi kailanman kailangan ng Pilipinas ang permiso ng China para sa anumang aktibidad ng bansa sa sarili nitong EEZ. Tuloy lang anya ang resupply mission sa mga outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi ito patitinag sa panghihimasok at paninindak ng dayuhan. Sa gitna ng tensyong inaasahang titindi, iginiit ni Professor Jaime Naval ng Optimus Center for Development, dapat pa rin isulong ang diplomasya at dialogo para solusyunan ang hidwaan. Dapat makita o malaman ano yung back channeling or diplomatic exchanges that are taking place beyond the limelight of our cameras. Identify and maybe even deputize yung mga persona at mga institution na pwedeng mag-back-channel or mag-mediate. When I say mediate, it is not to compromise, but at least for parties na magkaroon ng working agreement on how they would avoid a further intensification of this the situation problematic. Maari anyang magkaroon ng papel ang ilang individual na bansa sa rehiyon katulad ng Indonesia. May issue man ang Jakarta at Beijing, hindi ito claimant sa South China Sea bukod sa may kredibilidad at karanasan ito sa mediation. Pinasasabog nga ng Indonesia yung mga nahuhuling barko ng China sa kanilang kiniklaim na katubigan. And yet, China remains even the largest trade partner and investor of Indonesia. But beyond that, yung track record ng Indonesia for trying to bring together parties, even in the 1990s, it's an honest broker. That's the word the phrase I was looking for. It's an honest broker, and I think Indonesia can play a bigger role in trying to narrow paliitin yung mga Ayon sa National Security Council, nananatiling bukas ang Pilipinas sa dialogo at mapayapang negosasyon para resolbahin ang girian. Pero dapat nakabase ito sa respeto at pagsunod sa international law. Hinimok rin ni Secretary Anyo ang China na igalang ang arbitral ruling at itigil ang anumang hakbang na nagpapataas ng tensyon at nagbabanta sa katatagan sa rehiyon. Michael Delizo, ABS-CBN News. Proud.
graduates ng senior high school ang ilang miyembro ng P-pop groups na Beanie at BGYO. May graduation performance pa ng kantang Karera ang Beanie sa pagpapatrol ni MJ Felipe. Proud dumalo ang parents ng ilang members ng BGYO at Beanie sa kanilang senior high school graduation sa Japan-Philippine Institute of Technology sa San Jose del Monte, Bulacan. Bumiyahi pa mula Bohol ang mga magulang ni Beanie Colette. Nagtapos din si Beanie Maloy na itinaas pa ang kanyang diploma sa entablado. Actually, ito talaga din yung parang isa sa mga gusto naming mangyari, yung makagraduate kami kahit na nag-work na kami and kahit na busy kami, talagang na-push namin. Thank you, Lord. At least makakahinga kami sa school. Kasabay nilang nakagraduate ang ilang miyembro ng BGYO na sina Jello, JL, at Mickey. Pero hindi nakarating ang mga magulang ni Mickey, kaya ang co-member niyang si Akira ang nagsabit ng medalya. Lahat sila ay nakatanggap ng Special Citation Award for Arts, Media, and Entertainment. Super happy kasi, you know, because of BGYO's busy schedule, sobrang natagalan yung pag-finish ng high school ko. After 5 years, finally nakagraduate na rin ako. Kanina, parang nung naglalakad kami, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun nga, dahil ngayon lang ulit ako makakagraduate. Sa pagkatapos ng commencement exercises, pinangunahan ni Beanie Maloy at Colette ang mahigit 400 graduates sa pagkanta at pagsayaw ng kanilang kanta at graduation anthem na ngayon na Karera. Samantala, number one agad sa ilang digital stores at charts ang bagong single ng BGYO na Gigil. Sa iTunes, number one ito sa Pinas, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Nasa ilang chart positions din ito sa ibang bansa. MJ Felipe, ABS-CBN News. Oy, kapapasok lang pong balita! Ikinasal na ang kapamilya star sa sina Carlo Aquino at Charlie Dizon ngayong araw ng Linggo. Isinagawa ang seremonya sa isang private resort sa Silang, Cavite ngayong hapon. Ilan umano sa principal sponsors sina ABS-CBN CEO at President Carlo Katigbak. O ba't may umano? Oh, COO for broadcast Cory Vidanes, ABS-CBN Board of Directors, Board of Director Charo Santos Concho at iba pang executives. Maid of Honor si Sue Ramirez at kabilang sa bridesmaids sina Bel Mariano at Kayla Estrada. Congratulations sa inyo, Charlie and Carlo. Congrats! June bride? Hindi na umano, may photo na eh. Oo, sigurado tayo. Sigurado, sure tayo doon. Ando na ang ating mga bossing. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin El Chico. Nandito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.